Website na ito ay tungkol sa pag-i-invest sa stock market dito sa Japan. So isa sila sa mga online brokerage na pwede ninyong gamitin para kayo makapag-start na mag-invest dito sa stock market. So bumili tayo ng stocks noong March dito sa Nikko Securities. E tingnan natin kung ano nang nangyari doon sa ininvestan nating company. Kung tumaas ba o hindi, kumita ba tayo. Pag-usapan natin yung result ng aming pag-i-invest sa Japanese stock market noong March. Tingnan natin kung ano nangyari dahil matagal-tagal din kami hindi nag-invest. Kung hindi nyo pa napanood yung aming mga previous video related dito sa Japanese stock market, ayan, check nyo yung description box, ilalagay ko doon. So alamin natin sa video na to, kaya panoorin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So nandito tayo ngayon sa website ng Nikko Securities. Magla-login tayo ngayon sa account na ginagamit nating pag-invest. So ngayon nakalagin na tayo, ayan, makikita nyo agad dyan kung magkano ang portfolio na meron kayo. Kung i-compare natin yung value nito noong March na nag-invest kami, ay more or less 50,000 yen yung nandito. Kasi nag-invest kami sa isang gasoline company dito sa Japan. At i-explain ko kung bakit or kung paano ka ba mamimili ng company dito sa Japan, kung saan ka mag-i-invest, kung anong company, paano mo gagawin. Ayan, papakita natin sa video na to. Para malaman ninyo kung kumita nga kayo, ito nandito sa baba yung amount kung magkano yung nadagdag sa inyong portfolio. Okay, so plus 10,620. Ibig sabihin, kumita tayo ng ichimang or isang lapad sa ating pinag-invest ng company. So para makita pa natin yung mismo summary nito, click lang natin itong arrow na nasa baba. Click natin yan at pupunta tayo dito sa page na to. Okay, so and ito yun. So naka-itemize dito kung ano yung mga pinag-investan mo. So nag-invest tayo domestic company stocks. So pag domestic company stocks, ibig sabihin yung stocks na pinag-investan natin ay within Japan. So ibig sabihin dito sa Nikko Securities, hindi lang domestic ang pwede mong pag-investan ng stocks. Pwede ka rin bumili ng stocks sa China at US. So supported nila yun. Although meron sila mga limit at separate video na lang natin yung pag-usapan. So for this video ay pakikita natin kung ano nangyari dun sa company na pinag-investan natin. So, click lang natin ito. Yan, Kokonai Kabu. So click natin yan. And makikita nga ninyo kung magkano yung worth ng in-invest natin. Okay? Sa bandang baba, ayan, makikita nga ninyo dyan na nung time na bumili ako ay nasa 463.1 per share lang yung amount nung company stocks na pinagbilhan ko. At ano ba yung company na yun? Ang company na yun ay gasoline company. Kilala namin sila dito dahil palagi kaming doon nagpapagas. So yun yung ininvestan namin, which is Eneos. Yun lang din yung naghanap ako ng mga companies sa Japan na kaya lang namin i-invest. So dahil dito sa Japan, ang pinaka minimum na pwede mong bilhin na stocks ay 100 shares. So sa 100 shares ay isipin mo kung halimbawa ang Eneos ay nasa 463 noong time na binili ko siya, itatimes mo yan sa 100. So more or less ay nasa 5 lapad or 50,000 yen yung 100 shares noong March itong Eneos. Okay, so ang budget lang kasi namin noong time na yun ay 50,000 yen or 5 lapad. So naghanap kami ng stocks na magfo-fall doon sa range na yun, na doon sa amount na kaya lang namin i-invest. At ito nga yun yung Eneos. So papakita ko mamaya saan ba kayo pwedeng mag-check or paano ba kayo mamimili ng stocks na pag-i-investan dito sa Japan. So pakita lang muna natin ngayon na ito noong time na yun nga ay nasa 463.1 yen yung Eneos. At sa nakikita nyo dito, yan, yun yung code ng Eneos. So, bawat company dito sa Japan ay meron silang unique 4-digit code. Okay, so kung sa Philippines, yung Call Financial, meron silang code, which is yung pangalan ng company. Let's say, halimbawa, Ayala. Sila ay tinatawag sa symbol code na AC, di ba? Pagka SM naman, ano ang SM, di ba? SM lang din, yun. Or pag Jollibee, JFC. Dito naman, iba. So, makikita nyo na, malalaman nyo kung anong companies sila, kung anong code nila sa number. At explain na lang natin yan sa ibang video. Okay, mabalik na naman ako dito sa amount. Nung time na binili ko siya per share ay 463.1 yen. And ngayon, ang halaga na niya nung share na yun, yung per share nila ngayon sa Eneos ay nasa 569.3.
yen. So ang halaga na nung ang value na nung ating ininvest sa kanila ay naging 56,930. So kumita tayo ng ichimang pyaku ni Ju yen. Okay, or 10,620 yen. And may option ka dito to buy more or ibenta mo na para makuha mo na tong profit na yan. Okay, so hindi potential gain pa lang yan at hindi yan magiging real gain hanggat hindi mo yan binibenta. Okay, ganun din ang rules dito sa Japanese stock market. Para malaman natin yung stand ng Enyos ngayon ay pwede nyo i-click itong pangalan niya. Let's say ito ha. Pag kinit nyo yan, mapupunta kayo ngayon sa pop-up page, which is ito, makikita ninyo yung details nung company na binili ninyo. Okay, so in this video, papakita natin yung Enyos, yung kanyang details kung ano ang bakit tayo kumita sa Enyos. Okay, so ito yung presyo niya ngayon. So nakalagay dyan yung arrow, which is meaning tumaas siya. At dito baligtad guys sa Japan, yung green nila, yun yung negative, ibig sabihin pabagsak. And yung buy nila ay red, and then yung sell nila ay blue. So baligtad, diba? Sa Philippines, yung sell ang red, and then yung blue is yung buy. Okay, so baligtad dito. Then makikita ninyo iba't ibang mga details nung Enyos or nung company na binili yung stocks. And meron siyang ticker or chart dito. So pwede nyo siyang tignan by month. So kikiklik nyo lang itong by month. So makikita ninyo na dyan na kumita, kaya tayo kumita dahil pataas itong yung symbol niya or yung mismo candlesticks niya ay tumaas. Okay, kasi tingnan natin ng mas detalyado. So paano ba ako nag-come up, paano ba ako nakapag-isip na, or paano ko ba naisip na bumili ng stock sa Enyos? Kasi ang halaga lang na kaya pa namin i-invest noong time na yun ay 50,000 yen or 5 lapad. So naghanap ako ng company na kakasya doon sa amount na yun. Okay, pero syempre kailangan piliin mo yung company na alam mo, nakilala mo na stable, di ba? Paano ako naghanap? So kailangan ninyong maghanap ng website na nandoon yung listahan ng mga stocks kung saan kayo pwede mamili. So isa sa mga i-recommend kong website, which is yung itong website na to, investing.com. Okay, ilalagay ko na lang din to sa description box ng video na to. So dito sa investing.com ay meron silang list of mga companies na parang consolidation ng mga companies dito sa Japan. At so nakikita ninyo ngayon sa screen ninyo ay itong Nikkei 225. So marami yung klase guys. May Topics, may Nikkei, may Nikkei 300, 400, yung ganun. Yun yung mga companies na under ng isang buong index. Ayan, index ang tawag dito guys. So si Nikkei 225 ay mga parang pinagsama-samang companies dito sa Japan. Ayan, so nakalagay dyan ay isa siyang index at down siya ngayon guys. Ayan, 27,824.29 ang value ng Nikkei 225. So pag in-scroll down natin yan, makikita nyo na ngayon yung mga list of companies dito sa Japan na naka-English. Okay, kaya mas madaling makita, no? Mas madali siyang basahin. Pero normally, lahat ng companies dito ay syempre Japanese, naka-kanji. And dito nyo makikita, hinanap ko ngayon dito, naghanap ako ng amount. So dito nyo makikita, ito yung mga amounts or kung magkano ang per share nila. Okay, so let's say si Ilion, ang halaga ng share niya, per share niya ay nasa last is 2,291 yen per share. So, di ba? Medyo malalaki yung amount. Sobrang mahal ng mga stocks dito sa Japan. Mahirap mag-invest. Kaya, ang budget lang namin noong time na yun ay 50,000 yen or 5 lapad. Tapos, kung 5 lapad, may minimum sila na 100 shares lang ang pwede mong bilhin. So, do the math. Hindi kakasya yung 50 lapad sa mga nakikita ninyo ngayon sa screen. So, kaya ako naghanap ng mas mababa. So, meron din dyan yung mga mabababa like Chiba Bank. Ayan. Nasa 714 per share. Ito, mababa din to, Chiyoda Corporation 483. So pasok dyan yung 50,000 yen na investment. Although hindi ko yan kilala, kaya hindi ako nag-invest dyan. So ni-scroll down ko lang at naghanap ako ng kilala ko. So ayan, Enyos. Yan, si Enyos. So tinype ko lang, sinearch ko lang sa browser, finine ko lang na Enyos at ito na, lumabas na yung Enyos na dating 400 plus lang siya at ngayon ay nasa 569.3 per share, kaya tayo kumita. Pag kinlik mo yung Enyos na yan, ay mapupunta ka dito sa page niya. Ayan. So, andito pa rin tayo sa
index ng nandito pa rin tayo sa investing.com. So makikita nyo ngayon dyan yung information ng Enios, ng company na binilhan namin ng stocks. Okay, so as of today ay bababa yung, bumaba siya ng 1.61%. Ayan, negative 1.61%. So scroll down natin, makikita nyo ngayon yung chart niya. So dito ay per month. So ayan, so dito sa bandang baba makikita ninyo yung general or overview nung stocks ng Enios. Ayan, nung stocks ng Enios. Ayan, yung Enios na yan. So pag ni-scroll down nyo, makikita nyo ngayon yung candlesticks. Pwede nyo piliin ito, yung line lang siya, or pwede nyo piliin yung candlesticks. So mas gusto kong makita siya na naka-candlesticks. So dito nakalagay dyan, pwede kayo mamili sa baba kung 6 months, 1 year, yung time frame ng mga candlesticks. Okay, at nakalagay din dyan kung kailan sila nag-release ng dividend. So tayo, bumili tayo ng Enios noong March, I think March 30 din yun. Yung halaga ng Enios noong time ng March 30 ay nasa 662. Ayan, 662. Ngayon ay June 11 ngayon. Okay, so noong March 30 ay nasa 462 siya. And ngayon, nasa June 11 na tayo. So 569.40 na yung halaga ng stock. So yung margin na yan, yung between ng 462 at yung 569, yan ang profit natin. Kumbaga, yan na yung kinita natin ichimang or 10,000 yen. Kaya makikita naman natin na tumaas yung mga candlesticks sa mga sumunod na buwan mula March, April, May, pataas siya. Kaya tayo kumita. So ngayon alam na natin na kumita tayo. Bebenta na ba natin siya or isi-sell natin siya? So paano tayo magde-decide? So hindi pa kami nakakapag-decide, pero meron tayong way para matulungan tayo sa decision making. So gamit pa rin itong investing.com ay i-click natin yung pumunta tayo sa taas at pwede tayong pumunta dun sa technical nila. So magde-decide tayo via technical analysis. Ito isang option lang ito kung gusto niyo mag-decide through technical. So may dalawa naman yan, fundamental and technical. Gamit itong investing.com, puntahan natin yung technical. At pag na-click nyo yung technical, ayan, click natin yung technical, ay mapupunta kayo ngayon dun sa technical page ng Enios. Puntahan natin yung technical side ng Enios at makikita nyo yung summary dito. Monthly, weekly, daily, or 5 hours, or hourly, meron dyan na recommendation. So nakikita ninyo ngayon sa screen ninyo na since tayo ay long term naman tayo, long term tayong nag-i-invest, doon tayo sa monthly. Pero kung ikaw ay trader, daily trader, dito ka sa by minutes. Okay, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, dyan ka mag... Diyan mo ibabase kung bibili ka na ba or magbebenta ka. So, dun tayo sa monthly. Ibig sabihin, long term tayo. Hindi tayo basta-basta magbebenta o hindi tayo basta-basta bibili. Pero dahil dito, mas madaling mag-desisyon dahil meron tayong may mga recommendations dito katulad niya. So, sa monthly view ay sabi nila dyan ay strong buy. So, maganda yung nakikita nila in a long term. Kaya strong buy yung recommendation nila. Sa moving average ay strong buy, yun din yung pinapakita ng mga technical indicators. Then sa baba, ganun din. So parang mas naka-explain, fully explain sa baba. Kung i-scroll down nyo pa, makikita ninyo dyan yung mga RSI, Stochastics, MACD, ADX, kung ano yung mga actions na dapat gawin. Pero almost lahat ng indicators dito ay buy. Kaya, ayan, strong buy sa both sides, sa technical indicators at moving average. Dito sa technical indicators, nakalagay strong buy. At dito naman sa moving average ay strong buy. So, most likely, kaya ang kanilang summary ay strong buy. And summary, strong buy. Moving average, strong buy. Technical indicators, strong buy. So, makikita mo kasi dito, yung buy is 12, sells 0. Buy 6, then 2. So, parang i-plus mo lang yan. Ano yung pinakamas maraming tumamang indicators or majority ng indicators ay buy, di dun ka sa strong buy. Diba? So, mas madali ngayon mag-decide kung pagbabasehan ay technical. Okay? Ayan, medyo mahaba na yung video na to. Kung nagustuhan ninyo, ayan, please subscribe to our channel and hit the notification bell para laging updated sa mga susunod pang videos sa katulad nito. Ayan, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang i-like tong video na to at i-share nyo na rin sa mga gustong matutong mag-stock market dito sa Japan. At sa mga nakasubscribe na at patuloy sa panunod dito sa aming YouTube channel, thank you so much for watching. And sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, hit the notification bell na para lagi kayo updated sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos. At huwag nyo kalimutang i-check yung aming YouTube homepage
page, puntahan nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay pagdating ninyo dito sa Japan. Okay, so maraming salamat ulit sa panonood. This is Alan and I will see you on our next video. Bye! Huwag nyo kalimutan yung check yung mga videos na lalabas dito sa screen. Ayan na!